Hi guys, welcome back once again. Maraming salamat sa support sa Wala Sawang Pagdaan. So guys, meron pahayag si Floyd Mayweather Jr. at meron din pahayag si Buboy Fernandez. So guys, base nga sa pahayag ni Floyd Mayweather Jr. sa Fight Hype, meron siyang 3 laban ngayong taon at 2 umano dito ay exhibition lamang. Samantalang inamin din niya na ang isa sa mga laban na ito sa ibabaw ng lona ay posibleng professional fight naman. Mukhang exciting yan ha, kung pagbabasahan ng kanyang pahayag. Imagine si Floyd sasabak ulit sa ring para sa isang professional fight. Parang maganda panoorin talaga yan. Ang tanong na lang siguro dyan is kung sino ang magiging katunggali nito sakaling maituloy na nga ang totoong laban, eh, di ba parang ang sarap-sarap makita nito ulit eh. Nabitin tayong lahat sa kanilang salpukan ni Manny Pacquiao na ngayon ay tila puspusan din ang paghahanda para sa nalalapit na laban kay DKU. Pero alam nyo ba na may issue din dyan sa DKU fight na yan? Baka umano hindi ito matuloy at mapurnada ang exhibition fight na to ng dating senador. So balikan muna natin ang pahayag ni Floyd Mayweather na posibleng isang laban doon ay professional fight at hindi pera-pera lang. Eh, medyo magandang pagbasehan natin yan, magandang tingnan natin yan, di ba? Base na rin sa sinabi niya na hindi ito bababa ng $200 million, eh medyo intriguing talaga to. Kasi alam naman natin lahat na ang posibleng makapagbigay lang ng ganyang kalaking halaga kay Mayweather noon at ngayon ay Senator Manny Pacquiao. Aminin man natin at hindi, di ba? So kaya tila marami na naman na nag-iisip na baka ito na yung ikalawang paghaharap nila sa ibabo ng lona. Sa panig naman ni Manny Pacquiao, marami ang naniniwalang kaya pa nitong maging kampiyon sa welterweight sakali magdesisyon itong bumalik sa lona, di ba? Ganun lang yun eh. Isa sa mga naniniwala, of course, yung kanyang trainer na si Buboy Fernandez. Of course, kung pag titingnan natin si Buboy Fernandez, sasabihin natin bias kasi nasa kampo siya ni Manny Pacquiao. Pero ramdam po niya yun eh. Ramdam niya kung ano nangyayari kay Manny Pacquiao. Hindi po pwedeng hindi niya maramdaman yan. Alam niya yung kalidad, yung kalibre ni isang Manny Pacquiao. Sa pahayag ni Buboy, naniniwala siyang mas naging critical para sa Pilipinas ang pag-akyat ni Pacquiao sa lona sa dahilang wala naman umano tayong world champion sa kasalukuyan. Eh, totoo nga po yan. Sa ngayon, talagang si Nietes, nitong nakaraang araw, natalo lang siya, di ba? Yun ang inaasahan natin na magsasalba. Pero hindi rin siya nakaporma kay Ayoka, no? So, yun ang matindi ron. Wala talaga tayo. Wala talaga tayong kampiyon sa kasalukuyan. Inamin din niya na hindi biro ang exhibition fight na to ni Manny dahil maglalaban ng dalawa ng walang suot na headgear. Ang sinasabi niya nga, yung kay DKU, yung exhibition fight ni Senator Manny Pacquiao. Sa aspeto naman ng rematch, especially ngayon na medyo nagpaparamdam na si Floyd na baka isa nga sa kanyang laban ay professional fight, sinabi ni Buboy Fernandez na hindi raw niya alam pero naniniwala siya na posible mangyari ito. Well, ganun naman talaga, no? Maganda yung pakiramdam ni Buboy Fernandez. Although hindi niya naman sinabi na dire-diretso na posible mangyari yan, hindi siya naniniwala na hindi matutuloy ito, no? Parang sinabi niya, posible talagang mangyari kasi andi dito pa si Manny Pacquiao, andi dito pa rin si Floyd Mayweather. In fact, may mga paramdam na si Floyd Mayweather nagkakaroon ng exhibition, si Manny Pacquiao nagkakaroon ng exhibition game, di ba? So, yun ang isa sa mga basihan natin, no? At siguro ni Buboy Fernandez na rin. So, kung mangyayari nga ang Mayweather-Pacquiao rematch ngayong taon o sa susunod na taon, posibleng humako to ng mataas na kita sa pay-per-view. Ganun naman talaga yung mangyayari doon. Alam natin ng pay-per-view, di ba? Posibleng matabunan nito yung naitalang pay-per-view record ng Tyson-Jones Jr. fight kung saan nakakuha ito ng 1.5 million buys. Medyo malaki-laki yan, ha? Malaki-laking hahabunin nila dyan. Imagine, 1.5 million buys. Pero hindi ano to, ha? Hindi exacts. Just in case na magharap etong dalawang to, malamang matabunan talaga to. Hinala kasi ng mga boxing aficionados yan. Kaya professional fight yan or exhibition lang nilang dalawa, posibleng tumabo sila na sila pareho ng kita. At yun nga, baka umabot pa ng halos 3 milyong pay-per-view buys ang maitala ng labang ito. Sakali lang naman na matuloy dahil sa taas ng demand kasi na muli sila maglaban sa ibabaw ng lona, malamang ganun ang mangyayari. Baka nga mahigitan pa sa 3 milyon . Pero syempre, mas maganda kung i-consider nilang professional fight yan para bugbugan talaga at madungisan ang record ng deserve na madungisan. Kasi ito si Floyd Mayweather, ayaw padungisan yung kanyang record, no? So malaman natin sa kanilang rematch, no? Pareho naman silang retired.
Although may mga exhibitions na ginagawa, ito si Mayweather, retired pa rin siya bilang professional. So magandang makita natin na yung susunod na or yung rematch nila, kung matutuloy man, malaman talaga natin kung sino talaga. Kasi nung panahon na yan, may rotator cuff injury ito si Pacquiao. Yun ang dahilan niya. So ngayon, malaman natin, di ba? So guys, ano opinion nyo? Lagay nyo sa comment section, pag-usapan po natin.